Matagal na hindi tayo nagkita-kita. Pagpagupit ako ngayon. Matagal kasi sumama ang aking pakiramdam. Nagkasakit ako halos sa isang buwan. Hindi ako makakatulog na maayos. May insomnia. Saka may bago na akong lokasyon. Bihira na ako magsa-cellphone. Bawal na. Umayot na nga ako, diba? Saglit lang mga kabayan. Basta tayo dyan. Yung mga nanonood sa aking YouTube video, maraming salamat. Bihira na talaga ako mag-ano ngayon kasi gawa na. Mahigpit na sa lokasyon namin. 8 hours na lang yung duty namin pero bawal talaga mag-cellphone mga kabayan. Pero pag maisip ko na mag-ano, video, yun na lang. Saglit lang mga kabayan, magpapagupit ako. A few moments later. Tapos na. Pagupit na ako. Sa Nepal. Hello, kabayan! Ang tagal ko nang wala. Ang tagal na hindi niyo ako nakita, no? Siguro mga... Matagal na ako hindi nag-vlog gawa ng... Una kong unityhan, tapos yung kontrata namin, siyempre mag-focus sa panibagong area. Ngayon, may bago na akong location. Bawal ang cellphone mga kabayan kaya wala akong time na mag-vlog. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi okay na yung pakiramdam ko. Halos 2 weeks, masama aking pakiramdam mga kabayan. Nung hindi ko na nakayanan, hindi ko na kaya, ramdam ko, hindi ko na talaga kaya, nagpa-check up na ako. Pero yung 2 weeks, halos hindi ako makakatulog na maayos. Minsan as in talaga, whole nights wala akong tulog na 2 gabi, ganun. Kayo kaya. Pero, thank you kay Lord that okay na yung aking pakiramdam. Hindi niya ako pinababayaan. Amen. Siyempre, magdasal na sana tulungan niya ako. Bigyan niya ako ng lakas ng katawan para sa aking pamilya, mga kabayan. O, sa totoo lang, kabayang hirap na naranang napagdaanan ko. Halos dalawang linggo. Mag-isang buwan yata, wala akong ayos na tulog. Alam mo kung anong pakiramdam ko? Parang nagbabaga ang buong katawan ko. Paano ako makakatulog? Parang umiinit lahat ng buong katawan ko na sabi nagbabaga. Pag tinatanggal ko yung damit ko, parang nag-spark. Grabe, ewan ko kung bakit. Ngayon, sa awa ng Diyos, kinausap po yung nurse na dito sa company na hindi effective yung gamot sa una kong pinuntahan. Yun, ni-refer niya ako sa labas, sa private. Praise God at okay na pakiramdam ko. Sana nga tuloy-tuloy na to halang-ala sa aking pamilya kasi siyempre tayo mga papa tayo talagang ng pamilya natin, diba? Kaya nandito tayo ngayon sa abroad. At saka good news mga kabayan, may bagong lokasyon. Natapos kami ni November, nakapasa kami sa interview, saka may exam. Sa awa ng Diyos, hindi ako pinapabayaan ni Lord. Yun ang pinagdadasal ko na hindi ako matatagalan na walang duty. Buti na lang may kliyente agad ng company. Napakabuti talaga ni Lord. Hindi niya kami pinapabayaan sa mga kasamahan namin na nakapasa. Mga kabayan. Saklit lang mga kabayan kasi gaya sabi ko kanina, nagpalit ako ng damit kasi punta kami dun sa kabila magluto dahil hindi pwede magluto rito. Sige mga kabayan, saglit lang mga kabayan kasi inaantay na nila ako. Salamat sa mga walang sawang nanonood sa akin YouTube channel, sa mga video. Actually, hindi na ako gano'ng mag-focus. Siguro saka na ako lagi mag-video pag nasa Pinas na ako. Maraming salamat mga kabayan, saglit lang at lalabas kami. Guwapo na naman ng kunti. Sige kabayan. Laki na mukha, baba. Dito kami sa Cagayan. Haba ng mart na yan.
Bilis maglakad din dalawa. Nakahabang mark. Dragon mark. Bilis maglakad na kasama namin. Kawawa kami, walang sasakyan. Ito, maglalakad na lang. Lipat kasi yung kasama namin sa Alcor. Kaya itong kasama ko naka-violet. Bumili ng pagkain. Lulutuin. Yun, lulutuin namin doon. Ngayon lang sumama eh. Kaya siya bumili. Basta. Tino kami. Mga 15 minutes lakad. Pero mabilis yung ano, hakbang. Sige mga kabayan. Sige kabayan, dito na. Gandito na lang. At nang magluluto na kami. Sana nagustuhan niyo yung video. Dito na kami sa unit. Sige, maraming salamat. Ingat tayo palagi. Bye-bye. Uy, yung chip ko. Yung bagong chip ko namin. Oh, fish. Oh, chicken.